kinalaman. Naimbitahan si Nicky na tumestigo sa investigasyon ng US Congress. Dahil ang US Congress ang nagbibigay ng $644 million of loans and guarantees sa Bataan Nuclear Plant. At that time, Cheche, itong amount ito was 25% of our foreign debt. Pumunta ko ron, dala ko mga 20,000 signatures mga tao sa Bataan. Sinulatan ako, hindi ka na pwedeng bumalik sa Pilipinas dahil sa naka-blacklisted ka na sa airport. Huhulihin ka at to-torture ka ng Marcos regime. Hindi ka ba natakot? Hindi. Kasi at the point when nag-public na ako, handa na ako mamatay, in-advise na nila akong maging public ako sa US. And so I spoke in many anti-nuclear rallies sa US para mas mahirapan ako patayin pag mas famous ka. Sa Amerika, ipinagpatuloy ni Nicky ang protesta laban sa BNPP. For the first 3 years, wala kaming ginawa kundi mag-organize ng global protest sa Bataan Nuclear Plant, which is considered, until today, the largest protest ever. Ang inaano sana nila ay yung hindi ma-export dito sa atin yung reactor. Ano? Kasi noon, nagsimula na yung paggagawa sa site. Inuupos na yon hanggang sa operation. Isang kahig, isang tukaraw ang naging buhay niya roon. Kumisa, may $20 na lang ako naiwan sa pocket ko. Tapos bibigyan na ako ng maybe another $50 nang naaawa dun sa akin. Makitira ka. Lipat ako ng lipat ng different houses. Until finally, my former US diplomat na nakita yung protest namin, naawa siya sa kalagayan ko. Pinatira niya ako sa bahay nila for 9 months dun sa Washington, D.C. Malaki raw ang nagawa ni Nicky at ng mga kasama niyang aktivista sa Amerika para maantala ang pag-export ng nuclear reactor para sa Bataan. Malaki ang delay ng pagdating dito sa atin ng nuclear reactor. Mayroon din mga ibang bansa na gustong mag-export ang US sa ibang bansa na ito ay nakatulong din sa kanila namang information at sa kanila rin kampanya. Nakumpleto pa rin ang BNPP. Pero dahil lumabas sa pagsusuri na maraming structural defects ang planta, hindi ito pinaandar. Paano ka nabuhay pagkatapos ng protest movement na yon? Naging consultant ako, agricultural consultant ako sa iba't ibang klase institutions. Sa agribusiness associates, itong mga Harvard professors. So naging consultant ako sa food systems, sa agriculture, sa environment, sa US. In the meantime, patuloy yung akin advocacy sa environment. Pagkatapos ng EDSA People Power Revolution noong 1986 at sa pagkakaupo ni Pangulong Cory Aquino, nahikayat si Nicky umuwi ng Pilipinas. It turned out yung new cabinet members ni Cory, some of them were my colleagues in the struggle against the Bataan Nuclear Plant. Si Joker Arroyo, sila Senator Tanyada, and so on. Inibita nila akong maging tulungan sila para ma-mothball yung Bataan Nuclear Plant. So, inimbita nila ako maging technical consultant sa Presidential Committee on the Philippine Nuclear Power Plant. So, that's how I came back. Yung power plant ang nag-exile sa akin. Yung power plant yung nagpabalik sa akin sa Pilipinas. Naging karanasan mo sa gobyerno? I've advised 2 presidents in various capacities through presidential bodies. I've advised senators, I've advised congresspeople, cabinet secretaries. 40 years na nga nagtatrabaho ko outside government and ina-alter namin sa labas yung government policies and we still succeeded. Yung tatay mo, sabi mo, left government a disappointed man. Bakit ka sumabak ulit sa gobyerno kung yung karanasan ng tatay mo ay tumatak sa iyo? Dahil, Cheche, may konsensya pa yung mga tao sa loob ng government and nakikinig pa rin sa reason. Ang aking karanasan sa present government ay wala na yun. Bago raw nakibaka laban sa BNPP noong 1972, iba ang hinarap ni Nicky na laban, ang pagpapahinto ng chemical farming sa bansa. Doon ko binuo yung teknolohiyang tinatawag na organic farming or ecological agriculture. Tapos ito yung ginamit ko para tulungan yung mga magsasaka. In 25 provinces, thousands of farmers sa Benguet, sa Mindanao, at sa Visayas. Ano yung naitulong mo direkta sa kanila? Private efforts namin, we have provided technical assistance. And many of these farmers are still continuing until today. Mas maganda sa kalusugan nila, hindi sinisira yung kalikasan. At the same time, ang laki ng savings nila sa mga chemicals na hindi na kailangan gamitin.
Pag-uwi galing sa Amerika, binalikan niya ang first love na naunsyani ng kanyang pagiging aktivista, ang agrikultura. Alam ang panganib ng paggamit ng pesticide, tumulong siya sa Department of Agriculture para ipagbawal ito. Sabi ng Department of Agriculture, pag napakita mo sa akin na hundreds of hectares contiguous yung rice na hindi kailangan ng pesticides, gagawa kami ng nationwide program. Ito pinakita namin, Cheche, sa Mindanao, 3 towns, about 800 hectares contiguous, panay organic. So naging successful yung naging successful. Yung so we convinced the Department of Agriculture na iban yung 32 pesticide formulations. In fact, ngayon sa Mindanao, yung mga yields ng mga magsasaka, mga 6 tons to 8 tons per hectare. This is twice the national average. Naging advokasya ni Nicky ang pag-unlad na hindi nakasisira sa kalikasan o sustainable development. Ginawa siyang kinatawan ng civil society sa Philippine Council for Sustainable Development o PCSD na nasa ilalim ng NEDA. Noong 1996, pagkatapos ng napakaraming consultation sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, sa gobyerno at saka sa mga NGOs, nagawa yung tinatawag na Philippine Agenda 21. Si Nicky at isa pa ang nagtulong para magkaroon ng working document na yan, ng Philippine Agenda 21. At ito ay inupuan ng gobyerno at ng civil society at tinignan saan magkakasundo. Isa sa mga sumulat ng Philippine Agenda 21 o PA 21, ang blueprint ng Pilipinas para sa sustainable development si Nicky. Naniniwalang di lamang kalikasan ang saklaw ng konsepto, isinama rin niya ang pagbabago sa lipunan, kultura, politika at iba pa sa PA 21. Sa kabila ng pag-issue ni Pangulong Ramos ng memorandum para maipatupad ang PA 21, hindi raw ito nasunod ng mga LGU. Sinisisi ni Sister Ida sa pagwawalang bahala sa PA 21 ang mga nararanasang kalamidad sa bansa ngayon. Lalo pa yung mga policies at mga desisyon na laban kontra sa Philippine Agenda 21 na nakakasira ng kalikasan at nakakasama sa ating kabuhayan, ito pa nga ang nangyayari. Kasi kung tinatanggap yung Philippine Agenda 21, marami sa ating problema ngayon ay hindi sana natin mararanasan ang epekto. Sabi ni Sister Ida, pinatutunayan din ng nakaraang kalamidad ang mga matagal nang sinasabi ni Nicky. 94, 96, magkasama kami dun sa Civil Society Counterpart Council for Sustainable Development. Ano? Pero dito lang, mga bandang August, itong taon na ito, mas nakikita ko kung gaano kalawak ano, at gaano kalalim ang pagkaunawa ni Nicky sa ating sitwasyon, sa sitwasyon ng Pilipinas. 3 years ago, I warned about something like this happening, Ondoy happening in Manila. People called me a fearmonger. Now, today, we see the reality. When did you say this? I wrote an article after Milenio, and the last year, I've been giving lectures all over the country. Sabi ko, we should really be prepared. Global warming is happening. We should be prepared not in mitigation, but disaster management. No one was listening.